Ganon din ngayon yung mga kalaban ni Kristo, mga antikristo ngayon. Hindi kakailangan niyang iglesia. Huwag eh, kakayong mag-iglesia. Huwag daw mag-iglesia. Eh, pupunta ka sa kanya. Eh, ano yun sa'yo? Kaya, born again, Ang relihiyon, ayon sa Wikipedia, tinatayang mayroong 4,200 na ang mga relihiyon sa buong mundo. Kasama na ang mga simbahan, denominasyon at mga paniniwala sa iba't ibang mga diyos-diyosan. Bagamat buhat nung umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, ang kanyang mga apostol ay pinagsikapan ipakalat ang mabuting aral ng Panginoong Jesus sa iba't ibang panig ng mundo, kahit ang naging bunga nito ay ang paglilipak sa kanila ng mga Romano noong panahong iyon na kinalaunan ay nauwi sa kanilang maligim na kamatayan. Sa ating moderno at makabagong pagtanggap sa mga relihiyon meron tayo ngayon, naitanong mo ba sa iyong sarili kung ang inaaniban mong grupo sa relihiyon o samahan ang siyang totoong simbahan na binabanggit sa Biblia na ibinilin sa atin ng Panginoong Jesus na magtuturo sa atin ng kanyang mabuting aral at makapagliligtas sa lahat? Kinakailangan ba ang pag-anib ng isang mananampalataya sa isang relihiyon? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapaloob sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katunayang yung pag-anib sa iglesia. Kasi ganito yan, mga kapatid, ano? Hindi ko talaga pwedeng tiisin na hindi masabi eh. Kung nakikinig kayo nung 700 Club, ang sabi nung puno ng 700 Club, hindi ikakailangan ng iglesia. Yun. Isa sa mga aral ngayon ng kasinungalingan yan, ano? Kailangan ba ika ang pag-anib sa iglesia? Ang sabi ni at Robertson. Eto, basahin natin ito, kapatid na Luz. Ito po ang sagot ni Pat Robertson sa rin sa Pilipino ng The Answer 100 Questions Filipino Ask, page 58 to 59. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Hindi pala makapagliligtas ang pagpasok sa iglesia. Bakit si Kristo nagtayo ng iglesia? Hindi ba dapat nag-iisip din tayo, mga kababayan? Wala palang kwenta ang iglesia, hindi pala kailangan sumapi. Eh bakit tinayo ni Kristo ang iglesia? Yun ang hindi sinasabi ni Pat Robertson. Isang napakalaking issue ito na nagpapakita ng pagliligaw ng mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos nagtayo ng iglesia. Ibig sabihin, nagtayo ang Diyos ng iglesia para itakwil mo lang, huwag mo lang pansinin, huwag mo lang, wala palang kwenta, ganon. Ganon ba ang Diyos ni Pat Robertson? Walang ano, walang logic. Tatayo ka ng iglesia, tapos di naman pala kailangan. Eh, para kang bumili lang isang estatwa, nilagay mo sa gitna ng sala, wala naman pala, hindi naman pala kailangan, istorbo lang. Hindi po ganon. Sa Biblia, kaya itinayo ang iglesia para aniban ng tao, na ang tao'y sumapi sa iglesia. Utos po ng Diyos yun. 3:6 ng Efeso. Pakinggan nyo. Na ang mga Hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Kita nyo, salita ng Diyos ito.
Yung mga hintil kagaya natin, ang hintil po sa Biblia, lahat ng bansa labas ng Israel. Lahat ng bansa labas noong mga inakay ni Moses, tinatawag na mga hintil. Kaya ang Pilipino, Amerikano, Hapon, tayo lahat ngayon, mga hintil tayo. Gentiles ang tawag. Kasi hindi tayo kabilang doon sa Israelites. Ngayon, ang mga hintil ang wika, tagapagmana, mga kasangkap ng katawan. Alamin natin, alin ba yung katawan na sasangkapan ng mga hintil? Alin yung katawan? Kolosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yung katawan, mga kapatid, yun po ang iglesia na itinuturo sa Biblia. Yung iglesia na tinuturo sa Biblia, dapat tayong mga hintil maging sangkap noon. Maging members, kung babasahin natin sa English, kapatid na Daniel. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Ang liwaliwanag, ang mga hintil, the Gentiles are fellow heirs, tagapagmana, members o kasangkap ng katawan, members of the same body. Alam na natin yung katawan, yun ang iglesia. Ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng iglesia. May bahagi sa pangako na nakay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag kung gayon, mga kababayan, na ang pag-anib sa iglesia, kalooban ng Diyos, magiging sangkap tayo ng katawan o ng iglesia. Hindi natin pwedeng sabihin na ang kailangan ko lang si Kristo. Eh si Kristo nga ang nagturo ng iglesia eh. Tapos, ayaw mong tanggapin ngayon yung iglesia ang tinuro niya. Anong kahulugan nun? Si Kristo lang kailangan mo, yung iglesia hindi. Eh si Kristo nagturo ng iglesia eh. Kundi ka ba naman ano? Wala ka bang utak? Siya nagturo ng iglesia, tatanggapin mo siya, ayaw mo ng iglesia, ay siya nagturo nun. 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, eh hahatulan siya nung salitang sinalita ko sa huling araw. Tama mo yan. Pagka pala hindi mo tinanggap yung salita, tinatakwil mo yung nagsalita. Liwanag, tandaan niyo mga kababayan, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Eh pagka pala sinasabi mo, tinatanggap mo si Kristo, ayaw mo naman yung salita ni Kristo, eh tinatakwil mo si Kristo. Isipin nyo mga kababayan, pagka sinabi mo na tinatanggap mo si Kristo, eh tinatakwil mo naman yung salita ni Kristo. Eh paano yun? Eh tinatakwil mo si Kristo. Ang kailangan lang daw si Kristo, hindi kailangan ng iglesia. Kailangan nga eh. Turo nga ni Kristo yung iglesia, no? Ang pagtanggap kay Kristo, tanggapin mo yung salita niya. At pag tinanggap mo yung salita niya, kasama sa itinuro niya ang iglesia. May iglesia siyang itinuro. At yun ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Kung tatanggapin mo siya, tatanggapin mo yung salita niya, yung itinuro niya. Isa doon ay ang iglesia. At kailangang umanib ka doon sa iglesia na itinuro niya. Hindi ko sinasabi yung mga hindi nakarinig, hindi ko sinasabi yung nasa bundok, hindi ko sinasabi yung mga namatay nung araw na wala pang imprenta ang Biblia. May hustisya ang Diyos para sa kanila. May awa ang Diyos para sa kanila. Pero yung mga nakakarinig ng aral, may aral tayo naririnig. Isa sa bahagi nung aral na yon ay ang pagtanggap sa iglesia na itinuro ni Kristo.
Basahin po natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayon, ang sabi ng salita ng Diyos, kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Yung palang pagsanib, utos pala yon, mga kababayan. Yung pagsanib, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Eh pagkasasabihin mo, hindi na kailangang umanib. Eh kung naiintindihan mo kasi, sasabihin mo, tanggapin si Kristo, tapos ayaw mo namang ipatanggap yung iglesyang itinayo ni Kristo. Eh sabi mo, tanggapin si Kristo. Eh ang pagtanggap kay Kristo, tanggapin mo yung salita niya. Eh isa sa mga itinuro niyang aral, ang iglesia. Eh kaya nga siya nagtayo ng iglesia eh. Ano ba naman nagtayo ng iglesia pakatapos sasabihin niya, hindi mo na kailangan yan. Na sabi mo, tanggapin ko si Kristo. Eh, ang aral ni Kristo ay nagtayo siya ng iglesia. Tapos eh, si Kristo pa ang puno sa iglesia. Patas ayaw mo. Basahin natin ang 5 ng Epeso 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Eh, si Kristo pala pang ulo ng iglesia. Ayaw mong tanggapin ngayon. Ano ka? Di antikristo ka. Antikristong maliwanag yung ayaw tumanggap sa iglesia na itinuro ni Kristo. Kasi siya ang pangulo nun eh. Siya ang pangulo ng katawan sa makatwid ng iglesia. Eh si Kristo pangulo ng iglesia. Eh ayaw mo ng iglesia. Kaya mga kababayan, sana maintindihan po ninyo ang punto ko na ang iglesia, isang entity o isang institusyong itinatag ng Panginoong Jesus para ang tao umanib. Ang sabi, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Sabi ng Biblia, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pumpag-anib sa mabuti na itinuro ni Kristo, aral po ng Diyos yun. Kaya utos ng Diyos yung ang mga hintil, tagapagmana, kasangkap ng katawan o ng iglesia. Kasi ang katawan, siya nga yung iglesia. Katawan ni Kristo. Spiritual na katawan ni Kristo ang iglesia. Kaya lahat ng gustong pasakop kay Kristo, dapat kung alam mo ang aral, papaanib ka sa iglesia. Isa po ito sa mga mahalagang doktrina ng Panginoong Jesus na ang tao pumasok sa iglesia. At yung aayaw o pumipigil sa iba na pumasok sa iglesia, mga antikristo po yon. Basahin po natin ang 3 Juan. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumariyan ako, ay ipaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi nasisiyahan sa ganito ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Ayun, ang pangalan niya, Diotrephes, yung kalaban ng mga apostol. Kung iisipin nyo, mga kababayan, meron pa ngayong isang pastor na tapos na ikayang church age. Hindi na kailangan na ikang pumunta kayo sa iglesia. Sabi nung isa pang ano yun. Hindi na raw kailangan na iglesia, wag na raw pupunta sa iglesia. Sabi, ang liwaliwanag sa Biblia. Sabi ni San Juan, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumariyan ako, sabi ni Juan, ipapaalala ko sa iyo ang mga gawang kanyang ginagawa. Nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. Hindi nasisihan sa ganito.
hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at silang ibig tumanggap, pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Yan yung kaaway ng mga apostol. Ayaw na yung mga tao pumasok sa iglesia. Ganon din ngayon yung mga kalaban ni Kristo, mga antikristo ngayon. Hindi kakailangan niyang iglesia. Huwag ka kayong mag-iglesia. Huwag daw mag-iglesia. Pupunta ka sa kanya. Ano yun sa'yo? Ha? Fellowship. O kaya born again fellowship o ministry. Ano ba yan? Di ba iglesia rin yan? Ayaw niyo lang ng totoo. Ang gusto niyo yung mali. Ang nasa Biblia ay iglesia ng Diyos. Yun ang ipinangaral ng mga apostol, mga kababayan. Tandaan nyo, nangaral ng mga apostol ang ipinangaral iglesia ng Diyos. Yung tunay na iglesia sa Biblia, Gawa 20:28. Pakinggan nyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nakita nyo kung gaano kamahal ang iglesia para sa Panginoong Jesus? Yung iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya siya nagsakripisyo, pinatay sa mahal na mahal ni Kristo ang iglesia. Kaya ang turo ng mga apostol doon sa 5 ng Epeso, 5:25, kapatid na Daniel. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Makita nyo, mahal ni Kristo ang iglesia, si Pat Robertson hindi eh. At saka yung mga pastor ngayon na nagsasabing hindi na kailangan na iglesia. Ang iglesia para kay Kristo, hanggang sa walang hanggan ng iglesia. Yung iglesia sa Biblia, walang wakas yun. 3:11 ng Epeso, kapatid na Daniel. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang iglesia pala, mayroong isang gagampanan na panukalang walang hanggan. Paano mo sasabihin ngayon tapos na ang church age? Ang liwanag yan, no? Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang karunungan ng Diyos. It is the church that will be instrumental in revealing the wisdom of God. Ang iglesia ang kakasangkapanin ng Diyos para maipangaral ang karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. Tapos na ikaw ang church age. Hindi pa nga tapos ang mundo, ba't tinapos mo ang church age? No? Yun ang mga maling aral. Wala sa Biblia yung aral na yon na tapos na raw ang church age. Ganon din ang sinabi ni Camping, yung Amerikanong pastor. Ganon din ang sinabi nitong isang huling pastor na nabasa ko kamakailan, hindi na raw kailangan ng iglesia. Maling aral yan, mga kababayan. Ang iglesia po, ang institusyon na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para siyang aaniba ng tao para maturuan ang aral ni Kristo. Ang iglesia ang magtuturo ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. Napakaliwanag naman eh. Ulitin nga natin, lagay mo sa screen, kapatid na Daniel, pakiulit mo, mabasa. Pakibasa nyo, mga kababayan, hindi totoo, tapos na ang iglesia o church age. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia,
ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng sari-saring karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Panukalang walang hanggan niyang ang iglesia ay gagamitin ng Diyos para ipakilala ang karunungan ng Diyos. Huwag kayong magagalit, mga kababayan, no? Pinapakita ko lang kasi ito ang paraan ng Diyos sa pag-aaral ng salita ng Diyos, eh. Ikukumpara mo yung tama dun sa sinasabi ng mga mali sa isang talata ng Ecclesiastes 7:27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. O, pag-aagapayanin mo para makita mo kung alin ba yung totoo. Yung isang bagay, iaagapay sa iba. You are going to compare one thing to another in order to discover the existence of that thing. Parang ganito, mga kababayan, ano? Halimbawa, Miss Universe. Talagang pinag-aagapay, pinagtatabi-tabi ang mga kandidata para makita kung sino pinakamaganda. Pinag-aagapay. Ganon din naman ang salita ng Diyos sa Biblia. Iaagapay mo yung isang bagay sa iba para makita mo, alimba, totoo. Kasi, tapos na raw ang church age. Hindi po totoo yun, eh. Kasi yung iglesia, ayon sa Biblia, ay panukala ng Diyos na ang iglesia ay tagapagpakilala ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan according to an eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Yung purpose ng iglesia na magpapakilala ng karunungan ng Diyos, eternal purpose yun. Para sabihin ngayon ng sino mang mangangaral na tapos na ang iglesia, hindi na kailangan ng iglesia, mga antikristo yan, mga kapatid. Unang-unang kailangan nating maganap kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos na siya nating pag-aaralan sa mga araw na ito. Unang-unang dapat nating maganap, matanggap natin yung iglesia ng Biblia. Yung iglesia ang itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun po unang-una nating dapat na maganap. Ngayon, meron naman tayong masasalubong ngayon na mga, para sa kanila, ang iglesia, hindi na kailangan. Magkumpara kayo, sino kaya nagsasabi ng totoo? Baka kaya naman kasi, meron ang nauna na nakagamit ng iglesia para lang maiba yung kanila, born again na lang tayo. Kaya nga kailangan nating diskubrihin, pag-aralan itong mga aral na ito, mga kababayan. Kaya kami nag-aanyaya sa inyo na tayo ay mag-aral ng doktrina ni Kristo. Kasi nga ngayon nga nagkasamot-samot ng parang magulong-magulo na ngayon. May iglesia, may saksi. Ewan ko naman kung ano naman ang nakain ng mga iba at nagsaksi naman sila. Yung iba naman, Baptist. Yung iba naman, fellowship. Yung iba naman, ministry. Bakit ministry? Nasa Biblia, iglesia, Pag-isip nga tayo, mga kababayan, Huwag kayong magagalit sa akin, mga kababayan, mga guest, mga bisita. Kasi ang nasa Biblia po, iglesia, pati sa Biblia nila hindi na nakalagay, Ba't pinalitan ng assembly? Kami ka, assembly of God. Ba't assembly? Ang nasa Biblia, iglesia, marunong pa ba tayo sa Diyos? Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking mga saksi. Ganun ba yon? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking assembly. Yung ba yon? O sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking ministry. Ganun ba yon? Ang nakalagay ba sa Biblia, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking fellowship. Meron ba nun? Hindi po eh. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia upon this rock.
I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Iglesia po ang itinuturo sa Biblia, mga kababayan. Hindi fellowship, hindi saksi ni Jehova, wala nun. Wala po nun. Hindi nagturo si Kristo na kayo'y magsaksi ni Jehova, wala nun. O kayo kaya maging fellowship kayo, o ministry kayo, o kayo kung ano, wala po nun. Ang nasa Biblia, sa lahat ng Biblia, ayaw lang nilang ituro eh. Ang itinayo, iglesia. At ang mga hintil ay mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kasangkap ng katawan o ng iglesia. We must be part of that body. We must be members of that same body, which is the church. Aanib tayo dun sa iglesia na sinasabi sa Biblia. Huwag kayong maniniwala na hindi kailangan ng iglesia, hindi kailangan umanib. Kung alam mo rin lang, kung hindi natin inuobliga yung wala pang naririnig na aral, hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo. Kagaya halimbawa, nung panahon ni Kristo, nangangaral siya 2,000 years ago. Yung mga ipugaw naman, gumagawa ng rice terraces. No? Eh hindi naman narating ni Kristo yung mga ipugaw, kaya walang naanib sa iglesia nung panahon na yon. Pero ngayon, yung aral ni Kristo nakarating na sa ipugaw, kaya meron na tayong mga kapatid na sa ipugaw. No? Sa Mountain Province. Hindi natin inuobliga yung hindi nakakarinig. Pero yung nakakarinig ng aral, dapat maintindihan nila na si Kristo nagtayo ng isang institusyon. Inawag sa Biblia na Iglesia ng Diyos. Yung Iglesia ng Diyos na yon, yon ay magpapakilala ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan. At yung Iglesia ng Diyos na yon, doon aanib ang mga babautismuhan ayon sa ating nabasang mga talata. Ang aral ng Panginoong Hesukristo ang pinakamahalagang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliraning hinaharap. Hayaan nating patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Hesukristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat po.